Ay, regalo ng misis ko sa akin in Paris Day. Thank you love. Sige, may ako na kami. What's up mga kasosyo? Ang vlog na to ay tungkol sa pagbili ko ng bagong camera at saka nang tungkol sa Father's Day. Kasama kayo sa araw ko ngayon. Ando tayo na. Okay lang mag-video, sir. May free 64 gig. Recharge, diba? Ah, dito na po sa unit. Pwedeng... Ah, nakakamit sa unit niya. Opo, dito na po sa unit. The same time, ito na rin po na magiging power ng senior. Getting it, gusto nyo gamitin ng continuous power. Okay. Yung mas malaki po sa mga mahal, ay ano, yung presyo? Ganong kalaki yun dyan? Ganon po po ang... Ganon po 100 na. Eh, ganito ang haba. Okay, mga ganito. Okay. Magkano yun? Check ko lang po. Ah, sige sa po. Hindi na siya. Ang tara na. Regalo ng misis ko sa akin. In Paris Day. Thank you, love. Kaya may ako na ka. Ma'am, bali yung price pala natin, ma'am. Ano mo pala? Hindi lang. 58,000. Bagong camera. Ano siya? Sony. Ganyan. Ano ba tawag dito? Camcorder. Ganda talaga ng misis ko. Ka ha, siguraduhin mo lang ha. Ala, papigyan mo. Nine-five, okay. Ano yung pagkukuha ko sa kliyente? Pagkukuha ko na magre-request lang sa kliyente. Magkaka-stock ba kayo na? Order business. Ngayon kasi, sila yung stock ko. Okay, sige po. Pero eto, may ganito pang mga ganyan. Ganyan din po ako order na. Pero meron pa rin. Okay yun? 4K na po. 4K yun na ito. Itong isang... Ako yung nag-dibig sa side. Ako yung... Ako yung... Ako yung... Ako yung... Ako yung... Then, ito sir. IDs na rin naman yan. Magkakatas ko. Pagka... Magkakatay ko. Magkakapatay. Pag makapatay yan, mag-orange po yung ilaw na ito. Intercharge. Recording, check test, ayun, sound test, love, salita ka nga dyan. Hi guys, ito regalo ng misis ko sa akin ngayong Father's Day. Thank you tola, ano pangalan mo? Carlo. Salamat Sir Carlo. Okay na to sir. Alright, testing. Ang bagong camera. Wala ako dito lang po, tsaka dito. Sa Mary Grace kami ngayon. Lagi kami sa Mary Grace. Gusto na misis ko yung ambience dito. Okay.
Okay, naka ano to, 5.1 channel, naka full HD. Recording ngayon. Ang layo ko sa camera ay sandangkal, testing. Sandangkal. Yan ang misis ko. Zoom ko sa misis ko. Super zoom. Wow, lapit ng zoom. All right, testing, check. Okay, what's up? Isang tupan layo, okay. Ay, isang arm's length layo, arm's length. Arm's length layo, testing, what's up? Alright, testing. Nakaganito lang sa baba, no? Kapag lang sa baba. Okay, dito kami sa Mary Grace na actually nakikicharge siya ko eh. So, bagong kuha yung camera. Uh, 4K, Handycam, FDR, AX43A. Camcorder siya, mga kasosyo. Binuwa ko to kasi pang hybrid meeting, pang live stream. Ito yung gamit sa mga simbahan, ano? Pag may misa, ito yung ginagamit na camera. Kasi pang matagalang video siya. So, tamang charge muna ako. May zoom din na malupit to. May zoom na malupit. Sobrang bangis ng zoom. Testing natin yung malupit na zoom. Ayun na, di ba? Malayo yun, malayo. Zoom ko dun, ha? Zoom. Yun, oh. Pakalunaw, oh. Di ba? Zoom yan, naka-zoom. Zoom out. O, diba? Bangis. So, isa to sa lupit na itong camcorder na to. Caesar salad sa akin. Tamang healthy. Okay, naka 5.1 channel ngayon, audio channel. Testing ko yung ibang audio o mic settings. Chicken inasal naman. Ay, akin pa rin pala to. Ha? Maligyan mo na sosin sa'yo. Sige lang. Caesar salad. Ito maliit yung Caesar salad. Kung walang Caesar salad. Sige, sige. This is the boy. Alright. Okay. Ang barang misis ko. Ganda niya. Sinis ng mukha niya. Hindi effects ang ganda ng misis ko. Talaga makinis ang mukha niya. No? Hindi effects yan. Hindi filter yan. Maintain dyan, maintain. Ano ba maintenance mo sa mukha, love? Secret. Secret. Maintenance yan, ano? 50K a month. Maintenance pa lang yun. Pero walang injection niya, no? Ang misis ko, original yan. Walang opera yan. Napakaganda niya, no? Walang opera yan. Magpa-opera ka ba, Lab? May plano ka ba magpa-opera?
Ano, ano? Enhance? Enhance ang tawag. Enhancement. Iba yung opera. Ito yung order ng misis ko. Favorite na dito yung sa Mary Grace. Dito lang ako nagra-rise. Ano na? Dito lang ako nagra-rise. Kasi hindi talaga ako nagra-rise. Kailan ba ako nag-start mag-rise? Ay, hindi mag-rise. Tagal na? 2021. Tama ba? 2022. 2021, di ka na nagra-rise? Kaya lahat ng rice mo, kumakain eh. 2022 yan, or 2 years na. Yeah, let's pray na, let's pray. Makakain na tayo. Let's pray. Amen. Thank you, Lord, sa aming masarap na pagkain. At sa madami naming blessing. Kahapon nag-birthday ang panganay naming anak si Ria. Dalawa lang kami ngayon, Father's Day kasi ngayon. Kasi pagod pa yung mga bata. Sobra silang nag-enjoy kahapon sa birthday ni Ria. Iniwan muna namin. Nakapag-date kami ngayon ng misis ko. At thank you din kay Lord, may bago akong camera. Para makapag-serve pa sa mga kasosyo. Tapos makapag-video ng malupit. Kain na po muna kami dito, mga kasosyo. Kain tayo. Alright, tapos na kami kumain. Yes. So yun mga kasosyo. Father's Day today. Kaya isa-celebrate nga kami ng misis ko. Pero bukod doon, nag-post kasi ako kanina sa Facebook, no? Yung picture ng tatay ko. Ito siya. Yan ang picture ng tatay ko. Tatay ko nagtrabaho sa Saudi ng mahabang panahon. Buong pag-aaral ko, alam ko hanggang magkaisip ako, alam ko nagtatrabaho ang tatay ko sa Saudi. Sa either Riyadh o Jeddah ang tatay ko sa Saudi. Ang pangalan ng kumpanya ng tatay ko doon ay dumating na yung aming ice cake. One slice of macaroni. Thank you po. Cake daw misis ko, saka hati. Tsaka laya lemon cake. Tsaka pag-guitar. Tsaka. Thank you, Winner. Thank you. Bill out ka na, Rab? Pwede rin. Bill out na rin kami. Thank you. Okay. Mango Bene. Misis ko, carrot cake lagi yan. Okay, mag-tea ako ngayon dahil ubos na yung kape nila. Hindi na lang available. At nagbabayad na misis ko. Dahil Father's Day ngayon, misis ko ang magbabayad. Pero lagi naman talaga siya nagbabayad. Happy Father's Day. Ay, salamat po. Binati ako ni Kuya. Binati ako ni Kuya ng Happy Father's Day. O, kain muna kami ng dessert. Kain muna kami ng dessert. Dahil Father's Day ngayon, tamang cake tayo. First time kong susubukan to, mga kasosyo, na tea, no? Tea na may gatas. Yung talagang hot tea na may gatas, no? First time ko pa lang ito titikman. Comment naman kayo sa baba, mga kasosyo, kung ganito kayo mag-tea. Kung ganyan kayo mag-tea, no? Ako kasi first time ko pa lang ito. Tawag na dito, milk tea. Milk tea na ano, mainit. Hindi pa ako nakatikim ng milk tea na ganyan. Ha? Yung talagang tea na ginawa mo na may gatas.
Steph Kilikman. Sarap. Para masakit sa dyan. Ano, puro roto. Sa CR ni sir. CR. Para matatayawan. Okay, no. Pero para di ako makakarami. Ano siya? Alam mo kung ma-jeb siya ko. Hindi ka kasi mahilig sa mga. Sa milk? Oh, hindi ako mamilk eh. Hindi ako mamilk. Kami na ang sarado ng podium. Nabusog ako, Dad. Sobrang busog ko. Gusto ko. Ay, hindi ko pagkain ng ilang araw na bawi today. Ay na lab. Down po. Oh, late na naman tayo magtulog nito, Daddy, dahil sobrang busog natin. Dito tayo lumabas. So, yun nga mga kasosyo, yung kinikwento ko kanina, yung tatay ko na nagtrabaho ng matagal sa Saudi. Buong pagkakatanda ko na nag-aaral ako, nag-work doon na tatay ko. Gaya ng experience ng ibang mga may OFW magulang, magkontratahan sa Saudi every 2 to 3 years bago umuwi. Tapos tuwing uwi sa Pilipinas, saglit lang, 1 month lang or 2 months lang ang bakasyon noon. Tapos inabot ko yung wala pang video call, wala pang chat sa internet. Yung tawag sa telepono, napakamahal, inabot ko yon. Yung cassette tape, yung magpapadala ng cassette tape, magre-record yung tatay mo dun sa abroad. Tapos papadala yung cassette tape, papasabay sa kumpare-kumare na uuwi. Nabot ko yun. Kasi magsusulat ng mga Merry Christmas card, no? Yung card, nabot ko yun. Tapos pag nagpadala ng pera yung tatay ko, may naghahatid na nakamotor, naka-helmet. Nabot ko yun. Sa Alhamrani yata ang company ng tatay ko, kung di ko nagkakamali. Basta Bricks Production yun. Kaso yun nga, nung college ako, may masamang balita na may sakit daw yung tatay ko doon. Matanda ko nga nun, nung na-diagnose siya na may sakit, dinala pa siya sa malayong hospital. Kasi malayo daw yung hospital dun sa Jeddah ba yun o Riyadh. So, ano ba yung mas province dun, yung Riyadh ba? Basta yung mas province. And then inuwi na nga dito yung tatay ko. Pag-uwi dito, nagpagamot, ubus lahat ng ipon ng mga magulang ko. Tapos mga 6 months lang umanaw na yung tatay ko. Ganun lang kabilis. Ano ako noon? Mga second year college yata ako noon. Type na yun. O third year. 2006. Third year college yata. Sa PGH nagpapagamot ang tatay ko. Kaya yung PGH, mga saysayan yun sa akin. Hirap umanap ng dugo. Pag may sakit ang sa pamilya, hirap umanap ng dugo. Kakanser kasi yung tatay ko eh, mga kasosyo. Bilis lang. Kaya ngayon pag may chance na magbigay ako ng dugo sa iba, nagbibigay ako.
Kasi alam kong gaano kahirap magharap ng dugo. Ayun, kaya tuwing Father's Day, naalala ko yung tatay ko, syempre. Nang namatay yung tatay ko, college ako noon. Wala pa akong plano magnegosyo noon or ako ano man. Pero nung namatay yung tatay ko, doon ko na-realize na ayoko mag-abroad. Kasi, although nabigyan kami ng magandang buhay ng tatay ko, syempre, okay yun. Napag-aaral kami ng maayos, nagkabahay ng maayos. Pero yung time, talagang wala. Walang time. Tuwing uwi lang yung tatay ko dito, saglitan lang yun. Mabilis ang pasyal-pasyal, swimming, ikot-ikot sa kamag-anak, lahat ng pwedeng mapuntang mall, pupuntahan. Ganun yun eh, pag uwi ng magulang mo galing abroad. Pero saglit lang talaga yun, 1 month, 2 months lang. No? Ganun lang yung bakasyon nun, sa alis na ulit. Kaya nung namatay nga yung tatay ko, pinangako ko na hindi ako mag-a-abroad. Hindi ako mag-aarap ng trabaho sa iba. Di bang matsa? Hindi naman yun mali, pero nag-decision lang ako noon na ayokong maging OFW. Kasi nga, na-experience ko yung hirap. Yung sayang, kasayangan ng panahon na hindi ko talaga nakasama yung tatay ko. Nakapag-provide siya sa amin, yes, oo. Pero hindi talaga nakasama. Grabing sakripisyo yun, no? Grabing... Basta, ang hirap nun. Hindi ko alam paano nakayanan ng tatay ko. Grabing sakripisyo. Kaya nung namatay yung tatay ko, pinangako ko nga na hahanap ako ng paraan paano kumita ng pera dito sa Pilipinas. Kasi pag di ko na-figure out yun, hindi ako maka... I mean, pag di ko na-figure out yun, wala akong magagawa kundi mag-abroad din. Kasi gano'n naman, pag anak ka ng OFW, may chance na maging OFW ka rin. Kasi nakita mo na sa magulang mo yun, yung path na yun. Eh, nag-decision nga lang ako na hindi. At nung namatay yung tatay ko, naghanap na nga ako nung naghanap ng paraan paano. At ang pinakamalupit na paraan na nakita ko, eh, magnegosyo ka ng sariling iyo. Yun ang may malaking chance, may pinakamalaking upside na gumanda yung buhay dito sa Pilipinas. Marami pa naman ako chinek, magpolitiko, mag-artista, mag-entertainer, mag-musikero, yung mga chance, no? Pero yung pagninegosyo lang ang nakita ko na kahit wala kang pera, wala kang talento, wala kang puhunan, hindi ka magaling, basta ituloy-tuloy mo lang, may pinakamalaking chance na magtatagumpay at magtatagumpay ka rin. At saka pang long term. At yung panahon nga na namatay yung tatay ko, yun din yung panahon na yung isang tsuhing ko, eh, gumaganda yung buhay. At nung nalaman ko nga na kaya gumaganda yung buhay niya, eh dahil may sarili siyang negosyo, which is very normal business. Hindi siya yung may building sa Makati, hindi siya yung naka-Amerikana, hindi ganung negosyo. Eh, talagang very basic na negosyo, mechanical na klase ng negosyo. At doon ko na-realize na negosyo na pala yun, negosyo pala yun. So ang negosyo pala ay hindi naman kailangan na parang yayamanin yung itsura mo o may opisinang maganda, malaki, wala sa Makati. Ang negosyo pala ay kahit saan ka na simple. Junk shop, negosyo yan. Karinderya, negosyo yan. Barbershop, negosyo yan. Doon ko lang na-realize na yung ganong klaseng palang trabaho eh negosyo din. Basta sa'yo, ikaw nagpapaikot, ikaw may mga tao. Doon ako nagkasimulang magka-interest na negosyo ang isang paraan para umunlad sa Pilipinas, magnegosyo. At yun na nga, third year college ako noon, tapos ladderized course kasi ako sa TUP noon, siguro graduate, pero nag-aral ulit ako ng engineering, ECE naman. Doon ko naman nakilala ang misis ko sa ECE. Nag-aral kami ng ECE, ladderized kami, no? Graduate ka ng 3 years after noon, hindi ka pa Bachelor of Science eh. Hindi mo pa mag-aral ulit. So, ganun. At doon kami nakilala yung misis ko. Pero hindi ko na rin tinapos yung course ko na yun kasi nag-business na ako bago matapos yung second course namin. Sila graduate, misis ko graduate dyan. Electronics and Communication Engineer. Magaling sa
sa matamisis ko sa engineering. Ako magaling lang ako magyabang. Ayan, kaya na-recall ko lang kasi nga Father's Day. Shoutout sa lahat ng tatay na OFW. Bilang naging anak ng OFW, alam ko yung hirap ng sakripisyo nyo at ng mga anak nyo. Alang-alang sa magandang kinabukasan, diba? Gagawin natin lahat. Kaya shoutout din sa tatay ko, syempre, na nasa Saudi, na nasa langit. Pangalan tatay ko ay Carlito Urubia. Kundi siya namatay kaagad, hindi ko marirealize yung ganito ka-importansya ang pagnenegosyo. Kaya ang puhunan ko sa business, buhay ng tatay ko. Kasi kung di namatay yung tatay ko, hindi ko marirealize to. Malamang happy go lucky lang ako. Syempre may ano ka eh, magulang ka sa abroad eh. Malamang asa nest tayo, syempre. Hindi na nga tayo matalino, no? Ang yabang ko pa. Tapos may tatay akong OFW. Kaya malamang, baka lumaki akong wala sa, sa tama. Pero dahil very crucial noon, yung experience na yun, namatay tatay ko, life-changing yun. Kaya ang puhunan ko sa buhay, yung realization na yun, at hindi ko marirealize yun kung hindi nga namatay ang tatay ko. Ganong kahalaga ang pagkamatay ng tatay ko. Kundi yung nangyari sa buhay ko, hindi ganito ako mag-isip. Happy Father's Day sa tatay ko. Siya talaga ang tatay ng KMG kasi sa kanya ako natuto eh. Siya nagturo sa akin ang importansya ng negosyo. At happy Father's Day din sa tatay ng misis ko, si Papa Dante. Lagi namin kasama yon ngayon, si Papa Dante. OFW rin siya sa Saudi din. Pero naka-retire na, nandito na ngayon sa Pilipinas. Si Papa Dante. Sama namin siya kahapon sa birthday ni Rhea. O pati mo si Papa. Happy Father's Day, Papa. Salamat sa mga sakripisyo mo sa amin. Katulad ni Papa Carlito na talagang halos buong buhay nila sa abroad. Sinakripisyo para lang sa mga anak, para sa pamilya. Maliit lang din ako noon. I mean, high school ako noon nung nag-start mag-OFW yung papa ko. And umuwi siya dito for good. May anak na ako. Imagine that. So almost 2 decades yung stay niya sa... Na nag-abroad si papa. So, as papa. OFW. Pero thank you Lord kasi kahit pa paano, ngayon nag-return na siya. Nakakasama namin siya. At ini-enjoy na lang niya yung ano niya dito sa kanyang retirement. Yeah. Kaya tayo mga kasosyo magsumikap na mapicure out ang pagninegosyo dito sa Pilipinas. Una, para hindi na maulit sa mga anak natin yung pangangailangan mag-abroad para magkasahod ng maganda. Mag-abroad na lang kasi gusto talaga, pero hindi dahil napilitan. At pangalawa, makapagbigay tayo ng trabaho sa iba dito sa Pilipinas para sa mga ibang ama, nanay na ayaw naman umalis pero kulang talaga eh, no? Kaya magpalaki tayo ng mga negosyo para makapagpasahod tayo ng maganda sa mas marami, para hindi na kailangang magkalayo yung mga magulang, anak. Sana lahat ma-realize yung na-realize ko at mag-iige. May karamihan kasi sa mga magulang ng OFW, hindi maganda ang nagiging pagkalaki ng mga anak. Hindi naman lahat, pero madami. Maraming istorya na dahil hindi nagabay ng maayos yung mga anak, hindi lumaki ng maayos. Hindi maganda yung training ng utak. At least mabawasan na yun o mawala na yung option na yun. Darating ang panahon, mga ibang lahi ang magtatrabaho dito sa atin. Kaya pag-igiyan natin ngayon mga kasosyo. O yun lang mga kasosyo, salamat sa pagsama sa araw na to. Sa pagbili ng bagong camera.
So pagbili ko ng bagong camera, regalo ng misis ko yan sa akin. Kasi nag-birthday nga ako last week at Father's Day ngayon. Yan, may bago akong camera. Ito actually ginagamit namin ngayon. Thank you, love. Bait naman ako. Bait to. Ayun lang mga kasosyo, see you sa next vlog. Trabaho malupit. At saka yun nga pala, may tinuturo akong course ha mga kasosyo, yung Kasosyong Malupit Content Creation Program. Mag-join kayo kasi tuturuan ko kayo ng mga tekniko paano mag-vlog. Kahit busy ka, kahit na mayayain ka, hindi mo alam sasabihin mo. Sa lahat ng tekniko sa pagbablog, paano mag-vlog ng makabuluhan kahit na hindi ka magaling mag-vlog. Turo ko sa inyo yan. Itong camera kong bago, resulta na lang yan ng 7 years kong pagko-content. Pero tuturuan ko kayo mag-vlog kahit na cellphone nyo lang ang gamit nyo ngayon, no? Hindi kailangan bagong camera. Sarap mag-vlog mga kasosyo, no? Sarap ma-share yung mga life lesson mo, mga insight mo, nakaka-bless sa ibang tao. Kaya kung gusto mo rin maging content creator mga kasosyo o vlogger na negosyante, hindi para magpasikat kundi para makatulong sa iba, join ka sa KMCC program. Mag-start na yung next batch sa June 24, sa Monday na paparating. Kung gusto mong sumali talaga doon mga kasosyo, limited slot na lang, mag-message ka po sa aking Facebook page. Search mo ako sa Facebook, Arvin Urubia. Tapos mag-message ka doon. Sabihin mo, gusto mong sumali sa KMCC program. Batch 4 na po yun. Nakaka-tatlong batch na po tayo nagpag-graduate. Sa mga graduate na, ang dami ng ngayon. Monetized na. Pag nag-upload, hindi na bumababa ng 2,000, 3,000, 5,000 yung views nila. Monetized na nga. Dumadami yung benta ng mga product nila sa business. At marami pang benepisyo, no? One whole month ko kayong tuturuan mga kasosyo para mag-vlog. And baka and last batch ko na to magtuturo. Please huwag niyo masayang yung chance na ako ang maging teacher niyo. Yun lang mga kasosyo. Maging positive content creator tayo at positive na mga positive impact ng mga negosyante. Kasi ang business ngayon pag di ka nag-content, hirap kumita. Hirap pagtagumpay ng business. Ayun lang mga kasosyo. I love you, God loves you. Happy Father's Day muli mga kasosyo.